Hello Leo, welcome to Like a Tarot. Gamit ang personalized cards, alamin natin ang message ng person mo. At kung kailan mo napanood ang reading na ito, yun ang start ng 1-week reading para sa'yo. Reminder lang guys na ang reading na ito ay general reading at guide po lamang, hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. No personal reading, no private reading, no donation, at timeless reading po ito. Ikaw na bahala magpalit-palit kung si person mo o ikaw. Angels and guides, please guide us. Ano ang message ng person na mga Leo? Ayan, agad-agad. Sorry if I betray you. Pwede rin magkapalit guys kung ano yung nasa isip mo kasi connected ka sa kanya. Ayan, may message siya agad. Ito yon, kasalanan ko. Oh, related siya guys, oh. Ang tapang naman ng person mo kasi inaamin niya yung kasalanan niya. Ibig sabihin, hindi niya sinasadya, pero nangyari na eh. Alone. Kanta ba ito? Kanta eh, no? Kung kailan mag-isa na siya ngayon, naaalala niya na yung mga nangyari sa inyo noon. E paano kung hiwalay pa kayo? E di alaala na lang talaga. Nagsisisi siya. Ay naku, lumilipad pa yung card mo. Aray ko, nauntog pa ako. Ba't kasi lumilipad pa eh? Ayan, ito na yung card mo. Marami akong gustong sabihin na di ko nasabi. Naku, mukhang meron nga talaga. Pero isang card na lang yung kukunin natin, guys. Nako, ayan, nahulog na naman. Pinapahirapan talaga ako ng person mo. Gusto ko sana mag-reach out, pero sa mga nagawa ko, ikaw na lang bahala mag-decide pag nag-reach out itong person na to. Kasi, syempre, malaki na kayo, alam nyo na yan. Kapag kasi single ka, malaya kang makakapag-decide. Pero kapag ka-taken na, yun yung medyo mahirap. Gamit naman ang tarot cards, alamin natin kung ano yung dapat i-focus, ano ang lesson na dapat matutunan, at ano ang advice ng spirit guide mo. Guys, hindi talaga lahat ng energy nyo ay makukuha ko. Kaya sana po ay maintindihan nyo. At saka, ikaw na lang bahala magpalit kung si person mo o ikaw. Angels and guides, please guide us. Ano ang dapat i-focus ng mga Leo? Ito yung mga cards mo para sa dapat mong i-focus. Ang 5 of Pentacles upright, Page of Cups upright, at 7 of Wands upright. Ang ipinapakita ng mga cards na ito ay yung bang i-embrace mo yung saya ng buhay. Ipinapakita rin dito yung inner child na ang ibig sabihin, yung bang gamitin mo yung oras mo sa mga bagay na makakapagpasaya sa iyo. Yun bang childhood memories? At saka tingnan mo yung mga bata, simple lang yung buhay nila, di ba? Maging ganun ka din. At ang dapat mo pang i-focus ay yung pagkakaroon ng determinasyon at saka paninindigan sa mga bagay na pinaniniwalaan mo. Ipinapakita sa mga cards mo na ang ilan sa inyo nagkakaroon ng hard times, single ka man or nasa relationship. Ang ilan sa inyo na nasa relationship ay nagkaroon ng separation. Ang isa sa ipinapakitang dahilan ay ang financial. At saka ang ilan sa inyo, pwedeng ikaw yung pinalayas o ikaw yung nagpalayas kasi meron kang natuklasan sa person mo na ikinagalit mo. Ipinapakita rin na may ghosting at saka abandonment issue. Ang ilang single naman, meron kang person na nagugustuhan, kaya lang, hindi kanya binibigyan ng atensyon. At saka meron ding single parent na nahihirapan sa sitwasyon at financial. Sa mga nasa relationship naman,
magkakaroon ng next level ang relasyon nyo ng person mo. At ang advice ng mga cards ay sundin mo kung ano yung nararamdaman mo. Ipinapakita kasi rito yung engagement, marriage, o kaya pregnancy. Sa mga single naman, kung meron kang person na nagugustuhan, hindi mo man masabi yung nararamdaman mo, ay alamin mo kung ano yung magusto niya at ayaw. Kumbaga, kilalanin mo. Sa mga nasa relationship naman, ang advice ng mga cards ay mas mag-focus kung paano tatatag ang relasyon nyo ng person mo. Kailangan ng communication at iwasan na magsisihan. Sa career, kahit na ang ilan sa inyo nawala ng trabaho, meron pa rin na happy news na darating sa iyo. Sa career naman, kung may trabaho ka, kailangan mag-work hard at i-prove mo yung halaga mo sa kumpanya. Mag-focus ka sa trabaho mo. Ito naman yung mga cards para sa lesson na dapat mong matutunan, ang The Lovers in Reverse, King of Swords in Reverse, at Four of Wands, Upright. Ang ibig sabihin ng mga cards mo ay dahil sa kawalan ng komunikasyon, nagkakaroon ng misunderstanding sa inyo ng person mo. Dahil sa hindi na pag-uusapan yung problema, nagkaroon ng betrayal sa relasyon. At ang isa pa sa issue na ipinapakita ng mga cards ay yung problema sa physical contact. Ang ilan naman sa inyo, yung physical contact ang ginagamit ng person mo para makontrol ka niya. Kaya ang suggestion ng mga cards ay kailangan malaman mo kung ano yung punot dulo ng problema ng relasyon nyo. Ang ilang single naman, pinipigilan mo yung sarili mo na ma-in-love. Dalawang bagay lang yan. Ibig sabihin, hindi mo masabi yung feelings mo or yung person na gusto mo ay may karelasyong iba. Ang ilang Leo nagkakaroon ng problema sa pagbubuntis. Or, kung may plano man kayo ng person mo na magkaroon ng baby, tingnan mo muna siya kung kaya niya yung responsibilidad, yung presensya, kasi yun yung isa sa hindi niya maibibigay. Sa mga single naman, warning itong mga cards na ito na dapat kapag meron ka ng potential person, at tingin mo na hindi talaga kayo bagay dahil sa pagkakaiba nyo ng behavior, mag-isip ka na. At sa mga single naman, papalapit na yung holiday, maraming mga parties, kaya umattend ka. Ingat ka lang sa virus. Kasi dun mo mamimit yung potential person. At itong person na to ay magkakaroon kayo ng long-lasting na relationship. At yung magandang katangian niya ay exciting, caring, at saka outgoing na person. Ang ilan naman sa inyo na nagpaplano na magpakasal or engaged na, magkakaroon ng security at harmony sa pamilya. Ikaw at ang person mo, magiging masaya yung relasyon nyo together. Magkakaroon kayo ng maraming anak. Sa financial naman, kailangan makontrol yung expenses, may pagpaplano at goal setting. Naku, nakatatlong cards na tayo para sa advice ng spirit guide mo. Ang mga cards mo ay 9 of Wands in Reverse, 4 of Cups Upright, at 6 of Wands in Reverse. Ang advice ng spirit guide mo sa'yo ay yung tumanggap ka ng pakikipag-ayos or negotiation. Mahirap kasing maging successful kapag meron kang mga baggage sa isip at saka puso mo. Para makaiwas na rin sa pagsisisi at sa mga negatibo. At saka huwag paapekto sa failure at saka weakness mo. Ipaliwanag ko na sa inyo guys, kasi ang ilan sa inyo na nasa relationship or single ka man, may person na ma-pride. Yan yung nagiging dahilan kaya yung simpleng problema ay hindi maayos. At saka guys, yung ma-pride na person,
yun yung may kasalanan, hindi lang niya maamin sa sarili niya. Ang ilan sa inyo, matagal nyo na itong pinagtatalunan pero yung person mo matigas pa rin. Sa mga single naman, kung ano man yung nangyari sa'yo sa past, kailangan malagpasan mo ito at huwag kang mawalan ng pag-asa. Ayan na guys, so connected na talaga siya sa personalized cards, yung mga puting cards, na sa mga single, merong past mistake na nangyari na pinagsisisihan mo. Kasi ang ipinapakita na yung person mo, mas nag-focus siya sa kakulangan mo kesa sa resolbahan ang problema. Kung na-miss mo yung oportunidad sa past person, itong present, yung darating na potential person sa'yo ay mas mag-focus ka para wala kang pagsisihan. Sa mga nasa relationship naman, kung ano man yung weakness ng person mo, kung ayaw mo nito, pag-usapan nyo. Pero syempre, huwag mo siyang tanggihan dahil lang sa mga kahinaan niya. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, maganda yung relationship nyo, lalo na nung umpisa pa lang. Nagkaroon ng iba't ibang pagtatalo patungkol sa family at financial. Ito yung nagpahiwalay sa inyong dalawa. At ang advice ng mga cards ay kailangan i-control ang temper. Kailangan nyo ng seryosong pag-uusap patungkol sa issue. Siya nga pala guys, marami pong salamat sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. At pati na rin po sa mga nakikinig at nanonood. San man panig kayo ng mundo, ingat po kayo palagi. At saka dalawa lang ang social media account ko, ang TikTok at ang YouTube. Wala po akong MP3 na pwede nyo mapakinggan. Wala po. Sa ilang single naman, sa sobrang pili mo, hindi mo tuloy alam kung ano ba talaga yung importante. Kaya yung mga potential partner ay nalalagpasan ka. Hindi mo tuloy nahanap yung real happiness. Ito ang mystical cards mo. Protect your dreams. You are the guardian of your precious dreams and they are safe in your care. Keep them close to your heart until you're ready to release them. Ask for help. Angels are celestial beings who protect everyone. And the fairies say, now is the time for you to ask for angelic assistance. Hidden depths. Something hidden is about to come to light, perhaps a secret or memory at the back of your mind. When we expose what's hidden, we can become free. Alamin naman natin ang angel number mo. (11:11) I believe. Type I believe if you do. Affirm. Life-changing miracles are on the way. Type yes if you believe. Affirm. Your next chapter is going to be amazing. Type yes if you are ready.